Sabado ng umaga. Salubungin ang panibagong sigla at pag-asa. Alamin ang mga maiinit na isyu ng sambayanan. Mga balita at kwentong dapat abangan. Ratsada sa umaga. Narito ang raratsada ng inyong umaga. Drew Nacino. Morning, Pilipinas! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagbabalik po ang Ratsada sa umaga. Huling episode ngayon pong linggo na ito ng Semana Santa. Ito po muli niyo lingkod, Drew Nacino, ngayon pong araw ng Miyerkules Santo. Ngayon po ay Abril 13, taon 2022. Ratsada! Gising na ho ba kayo, mga katodos? Sa oras po na 2 minuto makalipas ang alas 5 ng morning, matapos po ang balitang todong lakas ni Najel Mendez at Hayel Ludovico, silipin naman muna natin ang ilan ho sa mga mainit na pangapak sa mga issue ngayong Wednesday! Narating din pala ho ngayon, mga nasawi sa landslide dulot ng bagyong Agaton sa Baybay City sa Leyte, umakyat na sa 36. Alaga naman ang pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura, sumirit na sa 265 million pesos. Mga sangkot sa agri-smuggling, ibinunyag na 5 government official na protector umano ibinuking. Ilang lugar sa bansa nakitaan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. COMELEC may apela sa mga kandidato ngayong election season. Sa gitna nga ho ng Exodus ngayong Semana Santa procession na may bawal pa rin ho kahit nga ngayong mahal na araw ayon sa Simbahang Katolika. Sa ibayong dagat naman, meron na naman humbago mga katodos matapos madiskubre sa Britanya Omicron XL. Nakapasok na rin sa South Korea. At sa sports, Justin Brownlee, porsigidong Romes, back sa Meralco Bo. Alamang mo yan sa mga mainit ho na paksa ngayong araw po ng Miyerkules Santo. Ngayon ho ay April 13, 2022. At bago tayo magtungo sa detalye ho ng mga balita, alamin muna natin ang iatid na mga istorya na ating mga kasamaan sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Update ho tayo doon sa naganap na landslide dyan sa Baybay City, Leyte. Ang detalye atin di Patrol 9, J. Mark Tagala. Bagaman nakararanas pa rin ang manakanakang pag-ulan sa nakalipas na magdamag unti-unti na bumabalik sa kanikanilang mga tahanan ang mga nagsilikas dahil sa bagyong Agaton sa Baybay City sa Leyte. Ito ang ipinapatid ni Police Regional Office 8 Director, Police Brigadier General Bernard Panak, makarang hanggupitin ng bagyo ang naturang lungsod, gayon din ang malaking bahagi ng Eastern Visayas. Ayon kay Banak, ilan sa mga residente sa Baybay City ang naglilinis na kanilang mga naiwang tahanan maliban sa mga lugar na natabunan ng nangyaring landslide. Dahil delikado na kagabi ang sitwasyon, sinabi ni Banak na ipinagpaliban muna ang search, rescue and recovery operations para na rin sa kaligtasan ng mga rescuer at kanila namang ipagpapatuloy ngayong araw. Batay sa pinakauling datos, ang Baybay City Disaster Risk Reduction and Management Council aabot sa 36 na ang bilang ng mga naitalan nilang nasawi. 27 ang nawawala habang nasa 105 ang naitalang sugatan. Patrol 9 J-Mart. Tagalan ng gulat sa impilang ito ng lakas, TWIZ. Ratsada! Salamat si Patrol 9 J-Mart. Tagalan, alamin muna natin ang lagay ho ng sitwasyon ho sa mga paliparan dahil meron ho mga bumabiyay, of course, mga magbabakasyon ho ngayong Semana Santa. Alamin na natin ng report mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Umabot sa 8 domestic flights ang nakansila dahil pa rin sa sama ng panahon sa iba't ibang bahagi ng Visayas region. Sangayon sa Manila International Airport Authority, ang biyahe ng Cebu Pacific Flight 5J891 at 892 na patungo ng Katiklan at galing ng Katiklan ay kabilang sa nakansila
Sinundan to ng 5J Flight 483 at 484 na galing ng Maynila patungo ng Bacolod at pabalik ng Maynila. Pangatlo naman, ang isa pang Manila Katiklan na Manila flight ng Cebu Pacific 5J901 at 902. Ang Cebu Flight DG6177 at 6178 na patungo ng Masbate at galing ng Masbate ay ang mga nakansilang flights ang ayon sa Manila International Airport Authority ay dahil pa rin sa sama ng panahon. Pinapayuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline o DK sa kanilang travel agent at ticketing office upang mairubok ng libre ang mga nakansilang flight dahil sa sama ng panahon. Raul Esperas, Patrol 45, nagulas ang Pinmetodo Lakas GWIC. Salamat sa Patrol 45 Raul Esperas. Samantala, mas malakas na dayuhan o foreign investment sa bansa asahan daw ho ngayong taon. Alamin natin kung sino nagsabi yan mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Tiwala si House Ways and Ms. Chair Joey Sate Salceda na mas lalakas ang foreign direct investment o FDI o ang dayuhang pamumuhunan ngayong taon sa bansa kumpara sa FDI noong nakaraang taon. Ito'y kasunod ng pag-usumite ng Department of Trade and Industry o DTI ng final draft ng Strategic Investment Priorities Plan o SIPP ng CREATE Law na nagpapahintulot sa mga dayuhan at lokal na investors na mag-apply para sa mga insentibo sa buwis para sa kanikanilang sektor. Matatandaan nitong Marso, nilagdaan ng Pangulong Duterte ang ambyenda sa Public Service Act na nagpapahintulot sa mga dayuhan na 100% na magmay-ari ng mga pampublikong serbisyo sa bansa, maliban na lamang sa distribusyon at paghahatid ng kuryente, tubig, daungan, pampublikong sasakyan at pipeline ng tubig at petrolyo. Ito si Patrol 11, Tino Rolasco, nag-uula para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ. Salamat si Patrol 11, Tina Nolasco. At sa orasun na 8 minuto makalipas sa alas 5 ng morning, maganda umaga ho sa mga bumabiyahe ho ngayong araw, mga palabaso ng Metro Manila, mga papasok din ho sa NLEX, SLEX. Eto, makinig ho kayo ha, dahil nagdagdag ho ng mga tauhan ang MMDA. Tama, tiyempo, ano kayo nito ha? O, alamin natin ang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Nagpangkalat na ng mga tauhan sa Calacang, Maynila ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa laging handang briefing, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na bahagi ito ng kanilang pagnanais na maging maayos ang implementasyon ng kanilang Oplan Metro Alalay Semana Santa 2022. Payag ni Artes, aabot sa 2,975 na MMDA personnel ang kanilang idineploy sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kinabibilangan aniya ito ng mga traffic enforcers, emergency personnel at iba pang mga empleyado ng kanilang ahensya. Tiwala naman ang MMDA official na makatutulong ang inilunsad nilang programa ngayong mahal na araw upang mapanatili ang kaayusan sa mga terminal at lansangan katuwang ang iba't ibang law enforcement agency ng national government. Ito sa Patrol 17, Chopel Peleño, nag-uulat para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ. At syempre kahit ho walang number coding ay sumunod pa rin ho tayo sa batas trapiko, mga katodos. At yung kahapon, ang traffic ho kahapon, bandang EDSA Muñoz, EDSA Balintawa, kaya yun, shortcut kami ng bandang A. Bonifacio at na-traffic pa rin ho kami dahil ho sa mga dumadagsaha ho na mga motorista, mga lalabas ho ng Metro Manila. Alright, at sa pagkakataong ito, tayo ho muna ay mamalengke. Alamin ho natin ang presyo ng mga bilihin. Metro Patrol Report! Lahos sa numero ng palengkero sa Balintang Radio, dyan ho sa Pasig Mega Market, si Tata Ray Abelia. Morning, good Tata Ray. Maraming salamat po, Garo. At magandang morning, bayan. Tayo na iba, no?
Pasig Amerika, Pasig Mega Market po at ating alamin na mga presyo abay tumataas ngayon, bro. Sa... Siyempre, mahal na araw eh. Ganun talaga. Hindi, bakit naman sinasamantala ang tanong? Taon-taon yan. Uwa po eh. Ito ha, upisa natin po, Drew, ano. Alam mo, ang manok ha, tumaas dati ng 180 na. Ang isang kilo, ha, manok po yan ha, 180 po, ano. Ang isang kilo, well, sa presyo ng baka, ito, stable pa rin. Ang laman, 320 naman ang buto-buto. Ang baboy, dumako tayo ha, baboy. Yan, yan, yan. Ah, yan, 330 eh. Ang laman. Aha. 330. Ang buto-buto naman ay 300. Mm-hmm. Yan, mamaba ngayon ang baboy. Bayan. Lumako po tayo sa presyo ng lamang dagat. Yan, yeah, yan. Mahal yan. Umahataw. Ha, 260 na. Dating 240 ay GG, ha, o galonggong. Usually ganyan eh. Pag malaraw talaga, mahalang isda, tsaka gulay. Oh, no. Ang bagos sa laman, malaking bagos. 240 naman ngayon. Mm. Gaano kalaki yan? Malaki. Malaking ano? Okay. Sa tilapay malaki naman ha? Tilapay malaki. 130 ang kada kilo ng tilapay malaki. Then, 26 naman ang dalagang bukid. Ang talino naman ay 200 at 119 naman ang tambakoy. Well, ang sapsap naman, 240, 300 naman ang sari-sari. Ang lapo-lapo, ha? 500 pa rin ang kada kilo. Well, ang dalagang bukid, 280, maya-maya, 200, 220 naman ang alumahan. Ang puso, 360, at ang asasa naman ay 380 ang kada kilo. Right, sa presyo ng gulay, ito, gulay, ha? Diba, siling labuyo, mata pa rin, 100 ang kada kilo ng siling labuyo. Mm-hmm. Sa talong na mahal, abo! Ang talong! Ang pala naman, abo, yung ang palaya, sandaan ang kada kilo, Diyos ko, ano ba naman ito, ang palaya? Well, ang bagay sa 80, 70 naman ang kero, sa iyo, ito, mababa, 40 lang kada kilo. Ang cauliflower, bro, ay 120. Ah, patata, 60 po naman, ang pizza bagay, abay mababa, dito 40, 159, 6, taro. Mm-hmm. Ito, sibuas naman, ha, ba, mababa, 50, sibuas na pula naman, ay 90, ano ba naman, 90, kodok kayo na sibuas, ang dami sibuas. Ang kamatis ay 60, tambang naman, ay 110 ang kada kilo. Ayan, bro, ating Pasigam Mega Market na presyo. Ito ang Metro Patrol, tatawai, Aragones, Abeliano, Gocentralmente, Dulocas, Big Kabayuay. Maraming salamat si Tatay Abelia mula ho sa Pasig Mega Market at usually naman talaga kapag ganito ho ng Semana Santa, ang presyo ng gulay, presyo ng isda talagang tumataas ho eh. Maliban na lamang ho, depende ho doon sa gulay na meron hong mataas na supply. Kung malaki ho ang produksyon, usually naman yan eh, law of economics yan eh, law of supply and demand. Kapag mataas ang supply, malaki supply, ang demand mababa, mura ho ang presyo. Di ho ba? Ganun yun, di ba? Pag sa law of economics. Pero ngayon ho, ganitong okasyon, ang isda at gulay, mataas ho ang demand. Kaya, mataas din ho ang presyo. Sa oras po, 15 minutes makalipas sa 5 ho ng morning. Silip muna tayo sa ilan pa hong mga balita ngayong araw po na ito ng Wednesday! Siguridad ho sa... Siyempre, Maynila ako. Ang dami ho simbahan dyan. Bukas, magbibisita iglesia eh. Ah, marami ho ang magbibisita iglesia. Maluwag na ho kasi mga katodos. At maya-maya, hingi tayo ng update kaugnay ho sa siguridad dyan ho sa lungsod ng Maynila ngayon pong Semana Santa. Samantala naman, kinumpirma ng Local Government Unit o LGU na umakyat na ho sa 36 ang bilang ho ng nasawi sa Baybay City, Leyte. Bunsod nga ho ng panalasan ng bagyong Agaton. Ito ho yung mga biktima ho ng landslide. Ayon sa lokal na pamahalaan, posible pa mang madagdagan ang bilang
o yung mga fatality dahil patuloy pa rin pong nakararanas ng pagbaha at pag-uunang lupa sa nabagit na lugar, bunsod nga ho na walang tigil na pag-ulan. Meron pa rin ho kasing mga natrap, may mga pinaghahanap pa rin po. Kabilang po sa mga lugar na nakaranas ng landslide, ang Barangay Bunga, kung saan 6 sa 18 pong natabunan ang na-recover habang patuloy ho pinaghahanap ang iba pa. Nagkaroon din po ng landslide sa Barangay Cantagnos at ilang bahagi ho ng Haro Leyte, makarang umapaw po ang tubig sa Kabayongan River. So nagkaroon ng landslide tapos bumaha pa. Nasira naman ang 2 tulay sa bayan ng Inopakan habang apektado ho ang supply ng malinis na tubig sa Silago, sa Southern Leyte matapos masira ang water system sa Barangay Imelda dahil ho sa landslide. Yung lugar na yun, Leyte, walang masyadong geographical shield, kumbaga. Walang masyadong shield, mga bundok, di ba? Di kagaya doon sa Banda Samar, medyo matataas ang bundok. Pero dyan sa Leyte na yun, talagang prone ho yan sa mga ganyan hong mga kalamidad. Naalala nyo ho nung 19 ano ba yung sa Ormoc, nakalimutan ko na yung ayun, marami ring namatay doon sa Ormoc landslide, kung natatandaan niyo yun, 1990 something yun, nakalimutan ko na, Kuya Winner, di ba? Yung bagyong ano bang bagyo, Rosing ba yun o ano na, basta yun sa Ormoc din ho. Tapos yan yung bagyong Yolanda, di ba? Yan ho kasi kailangan meron kang shield, may barrier, natural barrier, para ho sumasagka doon ho sa mga bagyo. Samantala ho, meron ho na rescue ang Philippine Coast Guard ng mga residenteng natrap ho sa kanikin ng mga bahay sa Abuyog at sa may Tacloban City, Leyte. Nilawagan naman ang mga apektadong pamilya sa mga nabanggit na lugar na sana ay mabutan sila ng pagkain, malinis na tubig, damit at mga gamot. Sa pagkakataong ito, alamin ho muna natin ang update ho mula ho dyan sa lungsod ng Maynila. Nasa kabilang linya ho natin si Major Philip Ines, ang Chief PIO po ng Manila Police District. Kaugnay ho sa Semana Santa, Major. Magandang umaga po. Sir Louis, isang mapagpalang umaga, sir. Opo, mapagpalang umaga rin po. Sir, kamusta po ang inyong security measures dyan ho sa lungsod ng Maynila, lalo na ho sa mga simbahan at iba pang mga matataong lugar? So doon, nakalatag yung ating security plan dyan at handa ang Manila Police District tungkol dyan. At sabi nga natin, sa doon, 2 taon natin itong hindi na doon dahil sa pandemya. Pero ulit-ulitin lang palagi natin itong ginagawa natin paglalatag ng ating mga security plan. Mm-hmm. At yung Manila Police District natin, may mga nakadeploy na tayo, mag-deploy tayo. Kung doon nagkakamali, mag-deploy na tayo ng mga personnel natin as early as Thursday. Mm-hmm. May mga pumus na tayong ilalagay doon sa mga lugar na pinupuntahan ng ating mga kababayan. May ilalagay din tayo mga tinatawag nating pods o yung police assistant din para makatulong dito sa ating mga kababayan. Okay. Ano hubang mga particular na lugar sa ano hubang mga simbahan nyo talagang? Of course, Quiapo, di ba, Major? Tama kayo dyan, Sir Drew. At dito nga sa Quiapo natin, meron tayong mga malaking activity na gagawin dyan. Pagdating nito, Sir Drew, ng Thursday, noong alas 5 ng hapon, meron na tayong tuloy-tuloy na timba dyan. At pagdating natin, pagdating natin ng 12:01 ng kinabukasan, yung Good Friday, ilalabas natin ang imahe ng punong tereno. Kung saan nga iikot natin ito sa may area ng Station 3 at saka Station 14. May haba ito, Sir Drew, na mga siguro mga 4.2 kilometers pa ikot dyan. Mm-hmm. At maita talaga rin tayong mga pulisya na, Sir Drew, na mahigit na 1,000. At meron tayo dyan mga venue security, yung control point security natin. May mga pulis din tayo na magpapaalala sa ating mga kababayan. At iikot dyan dito sa may area natin. Nagkakaroon sila ng motorcade dito sa area natin. Okay. How about at, naman yung daloy ng trapiko, Major? Coordinated na tayo dyan, Sir Drew. Meron tayong mga ibibigay na mga announcements yung ating mga isang sarangkagpada dyan. At kilalatagan natin ang mga pulisya. Meron tayo nga dyan yung mga tinatawag nating mga segment na area dyan. Kung saan nga, tuloy-tuloy yung ginagawa natin koordinasyon sa ating lokal na gobyerno
At masiguro natin yung mga kababayan natin ay maging sabi nga maayos naman yung agaga namin na motorcade dyan. Apo. Kung saan bukuha din tayo at makikipag-coordinate tayo dito sa atin sa MCRMO na nandun sila para mayroon tayo mga medical personnel dyan. Mm-hmm. Para masiguro natin yung paligtasan ng ating mga kababayan. Meron ho ba kayong mga augmentation forces, Major? Baka kasi mga tao almost mahigit 2 taon din natin gay, lalo na yung mga deboto ng Nazareno, Major. Tama ka dyan, Sir Nui. Inaasahan talaga natin dyan na may pagdagsa yung ating mga kababayan galing dito sa lusod ng Maynila at karating na lusod at karating din mga probinsya. Alam natin na dadagsain nila yan at matagal-tagal din kasi natin na hindi ito nagagawa. Mm-hmm. So, in-expect na natin yan at nailatag na naman natin yung mga ginagawa nating siguridad tungkol dyan. At sabi ka, tuloy-tuloy ginagawa natin koordinasyon dun sa ating lokal na gobyerno para masiguro natin na maaging maayos. At sabi nga natin dyan, Sir Drew, hindi lang yung polis ang naadyan, kundi meron din tayo mga tinatawag ng mga force multiplier para tumulong sa atin. Meron din kayo mga nakasibilya na polis? Katulad pa rin ang ginagawa ng mga policemen sa Sergio. Hindi lang itong mga naka-uniform, okay. May mga plain clothes din tayo dyan para i-monitor naman natin yung mga kababayan natin na mananamantala. At sinunod natin, sabi nga natin sa mga policemen nila, nililit ang mga mundo ng mga tulong sa Altada. Ang dami dyan. Hindi pa rin natigil-tigil, lalo na ngayong panahon na ito. Talagang dadagsa ang mga botante diyan, ay mga botante, mga deboto, no? Major, ano ho ang mga panawagan ninyo, Major, doon sa mga magpupunta ho ngayon sa mga lugar na tinutukoy nyo? Yes, sir, nananawagan tayo sa ating mga kababayan sa pagpunta nila dito. Sumunod tayo doon sa doon rin sa mga tiyatral natin namin yung health protocol. Magpunta tayo ng face mask, sabi nga natin, meron pa rin man po tayo mga COVID at inata po natin ang ating mga sarili. Sumunod tayo sa mga panuntunan upang maging maayos po itong maganapin natin ng motorcade. Ito pong maglabas po ng itong nasagreno dito po sa simbahan ng Quiapo. Iikot na po ito dito. Meron po tayong one entry and one exit po dito po sa atin sa simbahan natin. Opo. At sumunod lang po tayo sa mga otoridad para maging maayos po yung maganapin natin mga ay, teka lang, Major, ihabol ko lang pala, no? Of course, Maynila nga pala. Yung mga transport terminal nga pala sa pier, tsaka dun sa mga bus terminal dyan, kamusta pala, Major? Yes, Sir Drew, may mga alam naman natin pag ganitong panahon talagang magdadagsaan yung mga kababayan natin na pupunta ng mga probinsya, sa mga itong mga pantala natin, yung mga bank natin. Meron tayong mga pulis na nilalagay dyan na at palaging ganun pa rin ang ginagawa ng Manila Police District. Palagi natin inaangat yung antas ng pagbaman tayo para sa ating mga kababayan. At makakasigurado kayo na makikita kayo ng mga pulis dito. So kung saan yung maraming tao, nandyan yung mga pulis nyo at umaasahan nyo kung kailangan nyo inaangat sila. Okay, lalo diyan sa pier, no, sa may harbor, ano? Maraming ano diyan, tao talaga, no, Major. Sige, Major, good luck ho sa inyo. At balitaan niyo ho kami sa mga susunod pa na araw kung may mga updates pa ho kayo diyan. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Drew. Sa ngalan po ng aming punong palatimo, ng ama po ng Police Manila, Brigadier General Leo Francisco, isang palmado sa pagpalang umaga po. Okay, mapagpalang umaga rin, no? Maraming salamat ho, Major Philip Ines, ang Chief PIO po ng Manila Police District. Malagami dyan, no? May mga ano dyan, mga bus terminal doon sa may Sampaloc, oh, sa may Sampaloc. Malapit doon sa may, ano, sa may Loreto, sa simbahan ng Loreto. Tapos yung sa may Doroteo. Marami-rami rin ho ang mga bumabiyahe ho dyan, mga katodos. At doon ho sa mga pantalan, yung Manila North Harbor. Yan, sige. Mag-iingat ho kayo sa mga nambuburiki ho ng mga bulsa ho ninyo. Dahil meron ho dyan, merong mga pumupuslit ho. Ha? Mga nagnanakaw ho dyan. Oy, batiin lamang ho muna natin, mga katodos, yung atin ho mga kababayan na katutok ho sa kanikinalang mga talapitan sa pamamagitan po ng RPN radio stations nationwide, ang DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DYKC Sugbo, oy, mga taga Cebu, ako, mag-iigat pa rin ho kayo at nasa ilalim ho kayo ng state of calamity. Ah?
dahil ho, sa epekto ho yan ng bagyong Agaton. At yung mga nakatutok din ho sa DXKT Davao, good morning din po, DZKI Iriga, at DXKS Surigao, at DXXX Zamboanga. Batiin din ho natin na magandang morning mga kababayan ho natin na nakatutok ho sa home radio stations sa 98.7 Home Radio Davao, ang 89.5 Home Radio Iloilo, Home Radio 93.5 Cagayan de Oro, Home Radio 95.1 Naga. At doon sa mga nakaantabay naman ho sa atin pong social media, Facebook, DWIZ882, Facebook live streaming, magandang umaga rin po. Sa mga nakatutok sa YouTube, good morning din po. Like, share, and subscribe. Click the bell button para po kayo ay makatanggap ng mga latest mula po sa DWIZ882. Ang pila may todong lakas. At yung mga nakaantabay din ho pala sa atin pong website, DWIZ882AM.com. All right, silipin ho natin ang ilan pa ho mga detalye ng mainit ho na issue. Naku, naka-ano ho ba kayo? Naka-larga na ho ba kayo? Expect yun na ho ngayong araw na ito ay talagang bibigat mo ho ang daloy ng trapiko sapagkat yung iba kahit nagpatiuna na ho noong Biyernes, nakalib na ho. Eh ngayon, meron pang mga nagsisihabol ho ngayon sa mga bus terminal, mga airport, mga pantalan. Yan, mag-iingat ho kayo mga katodos. At yung mga uuwi naman ho doon sa mga lugar na binagyo, meron hong paalala ang mga otoridad hanggat maaari. Ano muna, kumbaga, mag-take ho muna kayo. Magnilay-nilay, wag na, pwedeng wag na muna kayo umuwi. Diba? Medyo ano pa doon, delikado pa, 'di ba? Lalo na kung bahang-baha pa, 'di ba? Samantala nga po ay diyan ho sa lugar ng Visayas at Mindanao, inihayag po ng Department of Agriculture na nasa 265.3 million pesos na daw po ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong Agaton. At ayon ho sa DA, aabot ho sa 3,060 hectares, malaki-laki ho yan, na ang lupain sa Eastern Visayas at Caraga ang pinadapa ho ng bagyo. At apektado naman po ang nasa 2,132 na magsasaka matapos sumasayang ang 16,000 metric tons ho ng iba't ibang produkto. Kabilang na po dyan ang palay, mga mais at mga high value crops. At para ho magbigay ng karagdagang update kaugnay ho sa bagyo, itong Agaton, at yung isa pa, yung may pumasok, si Bagyong Malakas, si Basyang. Okay, nasa kabilang linya ho natin, si Ms. Grace Castañeda ng Pag-asa. Magandang morning po, Ms. Grace. Magandang morning din po sa ating lahat. Kagabi po si Bagyong Agaton, kagabi po yan ng alas 10, ay naging isang low pressure area na lamang. At kanina pong alas 3 ng umaga, ito pong low pressure area na ito ay huling namataan sa layong 65 kilometers southeast po yan ng Giwan, Eastern Samar. And bagamat ito nga pong si Bagyong Agaton ngayon ay isang low pressure area na lamang, ay may nakikita pa rin po natin magdudul po ito ng mga pag-ulan pa rin dyan po sa bahagi ng Eastern Visayas, Masbate at Sorsogon, kung saan mga kalat-kalat po hanggang sa pangmalawakang ulan pa rin po yung mararanasan po ng mga kababayan po natin dyan. And also mga pag-ulan din po ang mararanasan sa nalalabing bahagi pa po ng Visayas, sa Northern Mindanao, sa Caraga, sa nalalabing bahagi po ng Bicol Region, sa Marinduque, sa Romblon, maging sa lalawigan po ng Quezon, kung saan pinapaalalahanan pa rin po natin yung mga kababayan natin na mag-ingat pa rin po at maging alerto dahil mataas pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And also, nakikita din po natin na dito po sa mga dagat baybayin or sa karagatan po ng northern at eastern seaboards po ng Luzon at sa eastern seaboards po ng Visayas at Mindanao ay magiging mataas pa rin po yung mga alon or magiging maalon pa rin po yung kalagayan po ng mga karagatan natin dyan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan po natin na maglalayag po dyan po sa bahagi na yan. Samantala, dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, sa kabuuan po ay maaliwalas yung ating panahon, maliban na lamang yan sa mga siyansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi. Dulot naman po yan ng mga localized thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
Maraming salamat si Miss Grace Castañeda mula ho dyan sa Pag-asa. So isa na lamang pong LPA ang dati pong bagyong si Agaton. Magbabalik ko tayo makalipas lamang ilang mga paalala. Oras ganap ng alas 5:30. Pabalik po ang Ratsyada sa umaga ngayong araw po ng Wednesday. Ngayon po ay April 13, 2022. Miyerkules Santo ho. Baklaran day ho pala ngayon. At ito pa rin ho ang inyong lingkod, Drew Tassino. Magandang morning ho sa mga kabubukas pa lamang ho ng kanila ho mga, yeah, mga Facebook. Mga nakatutok ho, sina Michael Angelo Chu. Good morning din ho kay Jalon Hylon Nelson Malinaw, si Miriam de los Reyes Torres, si Ate Zen Roman, si Ate Andrea Jong mula ho dyan sa Japan, si Ate Linlin Araneta, si Ramon Abadilla. Good morning mula ho dyan sa Santa Rosa, Laguna. Good morning din kay Ate Annette Allegri D, Susan G, Susan Eronimo, si Ate, si Linlin Araneta pala, nakatutok din mga OFW din ho natin to. Si Naning Absede de Leon. Yan. Mahayo Zaymas din ho. Stina Tominaga. Yan. Si Algie Francisco Bobon mula sa malayong lugar ng San Andres Bukid, Maynila. Good morning. Good morning. Si Cheng Huram. Good morning din. Si eto. Si Ate Marlene Mamiloto. Uy, si Tita Moletsky Alayan Romasanta mula ho sa Kankalu. Si Brother Micah Malgas. Good morning. Kay Angelo Reda mula ho dyan sa Malolos, Bulacan, mga gusto ko mag... mga magbabakasyon! Ako, Diyos kang traffic hapon, no? Bandang Bonifacio. Yung iba mga kasabay dami mga bus, nagtatago talaga, eh, oh. Ano kayo meron? Ano ba? Kulay puti, eh. Kulay puti, parang di, may iniiwasan sila, eh. Okay. Mga LTFRB pala, eh. Alright. Sa oras ho na 34 na minuto, makalipas ho ang alas 5 ho ng morning. Maya-maya ho itanggap ho tayo ng update. Kaugnay po doon sa epekto ho ng bagyong Agaton dyan ho sa Visayas at Mindanao. Silip ho muna tayo sa ilan ho mga mainit pa na mga issue. May paabol ngayong Semana Santa ang Senado dahil isinapubliko na po ni Senate President Tito Soto ang natanggap po nila mga pangalan ng mga sangkot umano sa smuggling ng agricultural products. Ito na po ang mga pangalan. Batay ho ito sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole. Kaapon, ito mga pangalan, mga smuggler daw. Si Manuel Tan na nag-ooperate sa Subic, Cagayan, De Oro at Batangas. Si Andrew Chang ng Subic, MICT at Batangas. Lea Luz Cruz, ha? Ito daw ho yung Onion Queen, ang reyna ng sibuyas ng MICP at CDO. At si June Diamante, agri-fishery sa Cagayan de Oro. At nang itanong po ni Soto kay National Intelligence Coordinating Agency Director Edsel Batalia, kung nasa kanilang listahan yung mga nabanggit na pangalan, kinumpirma ng NICA head na kasama raw ho itong apat noho na ito. Gayunman, ay itatanong umano ni Batalia sa kanilang principal kung maaari niyang isumite sa komite ang kanilang listahan dahil binabalidate pa pala. Ala ko naman na ano na. Mahigit 20 daw kasi ang nasa kanilang listahan ng mga hinihinalang smuggler o yung mga sangkot ho sa smuggling ho ng agricultural products. At meron pa hong isang binunyag, 50 opisyal ng gobyerno. The who? Sino? Sino nga ho ba itong mga ito nakabilang sa listahan ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA ng mga sinasabing protector umano at protector ng mga smuggler ng agricultural products sa bansa. Yan po yung binunyag ni Batalia sa pagdinig nga po ng nasabi pong komite. Ngayon man, aminado po si Batalia na hindi pa nga ho nila maisa sa publiko yung mga pangalan dahil may validation processing pa daw at itatanong pa rin nila sa kanilang superior kung maaari raw ba itong ilabas o ibigay sa mga senador. Matala ho, mahigpit naman hong binabantayan ng Department of Health ang ilang lugar sa bansa na nakitaan ho ng pagtaas ng kaso ho ng COVID-19. May mga umabul pa talaga. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kabilang daw sa mga lugar na ito ang Basilan, pati Batanes. Matapos nun, tumaas na italang growth rate ng mga COVID cases. Ngayon man, sinabi ni Vergere na bahagya lang, a little bit, sabi, ang pagtaas sa mga kaso ng virus at hindi nagbago
ang average daily attack rate sa mga naturang lugar. Sinabi para opisyal na nasa minimal risk sa COVID-19 ang lahat ng mga rehiyon sa bansa na may ADR na nasa mababa pa sa 1. Ito naman ho ang paalala ng COMELEC ngayon pong panahon ng eleksyon. Paalala ho ng COMELEC, huwag gagawin ito, huwag po politikahin ang tulong na ibinibigay ho sa mga lugar na apektado ng bagyong Agaton. Hindi naman ho kasi maiiwasan yung mga natural disaster. Siyempre, sino ba makakaiwas dyan? Kaya't maaari naman gamitin ng local government units ang kanilang calamity fund. At basta't maipaalam lamang sa local COMELEC offices. Nakiusap din ho si COMELEC Commissioner George Garcia sa mga kandidato at iba pang politiko na huwag ilagay ang kanilang campaign materials, huwag niyong isasalampak kamang mukha niyo dyan ho sa mga ayuda na ipinamimigay. Diba? Huwag niyong idikit ang mukha ninyo. Pwede namang iabot niyo na lang. Diba? Oo nga naman. Kakalat lang yun eh. Huwag niyo raw. Don't me! Sabi ni Commissioner Garcia. Yung mga binibigay ho ninyo na ayuda, diba? Huwag niyo daw ilalagay yung inyong pagbumuka. Dahil maaari raw yan maging basehan para daw ho kayo ay madiskwalipika. Ang COMELEC po ay nagpapatupad ng public spending ban mula po March 25 hanggang May 8 bilang bagi ng election period. Name recall bot candidates. Baka ikulong na naman. Hindi ko alam, Ate Annette. Oo. Ayon sa mga smuggler ba yung tinutukoy mo? Nambibitin eh, no? Parang itbulaga lang. Si Ate Annette Allegri. Ako nga rin gusto ko rin maano yan eh. Yung sino ba, Ate Annette? Sino ba Jason Solis yung mga tinutukoy, di ba? Mary Ann Padilla, Happy Easter. Advance Happy Easter, Mary Ann Padilla. Oo. Ano tayo, napapasel tayo. Sino ba yung tinutukoy nito, mga senador na ito? At, ewan ko ba? Sabihin nyo na lang ko sa ano. Baka maipako sa krus eh. Di ba? speaking of ipako sa krus, ito po ang paalala ng simbahang Katolika sa publiko. Bawal pa rin pala ho ang prosesyon sa ilang lugar sa bansa. Sabi po ni Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ho ng CBCP, Public Affairs Committee, bagaman hindi ho kabilang ang Metro Manila sa mga lugar na ito, ay dapat pa rin ho makipag-ugnayan ng mga parokya sa mga kinaukulan bago ho magsagawa ng prosesyon. Hindi anya blanket authority ang guidelines ng IATF sa mga aktibidad ng simbahang Katolika sa bansa. Maapela naman si Father Siciliano sa mga mananampalataya na maglaan ho ng oras sa pagninilay-nilay ngayon hong Semana Santa. At yung kaninang binabanggit nga ho ni Major Ines, Philip Ines ho ng MPD, ang PIO po ng Manila Police District, ilalabas ho kasi yung replika ng poong itim na Nazareno ngayon pong Holy Week, sa Friday ho yan, na sinasabi ni Major Ines, mula ho sa Quiapo Church, ilalabas ho yan ang pamuno ng Quiapo. At mula ho sa loob ho ng simbahan, ilalabas ho yung replika ang Black Nazarene, iikot ho yan. Pero ang sinasabi ho dyan, hindi prosesyon, i-motorcade, di ba? Sabi po ni MPD Head Brigadier General Leo Francisco, nasa 2,000 miyembro ng MPD ang ide-deploy sa mga ruta ho ng motorcade simula po Biyernes Santo, 15 uyan, hanggang Abril, simula Biyernes Santo, Abril 15. Ng alas 12 ho ng hating gabi. All right. Good morning. Oy, mga anto. Baklaran Day nga ho ngayon. Baklaran Day ho kasi ngayon si Angelo. Marami diyan. Marami diyan nagsisimba lalo na pag baklaran, 'di ba? Friday kasi April 15, talagang tinaon i-chinempo na Biyernes. Alam mo naman, kapag Biyernes, ano naman yan, simbang Quiapo. Diba? So, expect na rin ho natin ang pagdagsa ho ng mga deboto ho dyan. Dalawang taon ho kasing natenga. Diba? Dalawang taon hong natenga yung mga deboto. Alright.
Eto, sige, silip ho muna tayo ng mga kaganapan mula ho sa mga lalawigan. Ronda, probinsya. Tayo natin dyan sa Ilocos Norte mula kay Manong Ronald Idol Domingo na yung magkabigat. Manong! Yes, na yung bagmet na bigat, ating Drio. At narito na ang ating balita mula dito sa Ilocos Norte. Magbibigay ng dagdag na trabaho sa mga kababayan, lalong-lalo na sa mga registered nurses, ang pagbisita ni German Ambassador to the Philippines, Raffensul, dito sa Lawigan, kamakailan lamang. Ayon kay Governor Macho Marcos Manoto, isa ito sa mga magandang resulta ng pagdalaw ng nabanggit na ambassador sa Lawigan. Ipinawanag niya na pangunahing pakay ng ambassador ay may kaugnay sa health worker program na kanyang itinataguyod sa pagkipagtulungan ng pamalaan ng Germany. Sinabi ng gobernador na sa ilalim ng nasabing programa ay maaaring magpadala ang Lawigan ng mga nurses sa nabanggit na bansa dahil marami sa kanilang populasyon ang matatanda at kailangan nila ng mas maraming nurses, lalong-lalo na sa mga kayang mag-alaga ng mga matatanda. Niyag niya na nais ni Raffensul na may isasagawang pagsasanay sa senior care at German language at pagkatapos ay ipapadala na silang magtrabaho sa Germany. Idinagdag ni Manoto na puntiriya ni ang turang ambasador na magmumula dito sa Ilocos Norte ang mga ipapadala nilang nurses sa Germany, kung kaya't nais niyang makipag-ugnayan sa Northwestern at sa Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIT. Salamat si Manong Ronald Idol Domingo. Baba naman ho tayo sa Central Luzon. Alamin ho natin ang detalye ng hati ni Johnny Gole. Morning good, Johnny. Yes, kasabang Drew, isang daan at labing walong drug suspect ang naaresto nitong mga operatiba ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa halos isang linggo ang ginawa nilang serye nitong anti-illegal drugs sa operation sa mula dito sa pitong lalawigan at dalawang highly urbanized cities sa Gitang Luzon. Sa nasabing operasyon na nasa 1.4 milyong halaga daw ng droga itong kanilang nakumpiska na kinabibilangan ng 289 na plastic sachet ng shabu na tumitimbang naman ng 207.8 grams at 14 na plastic sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga naman ng 240,000 pesos. Bukod sa nasabing bilang ng mga naaresto dahil nga sa illegal na droga, iniulat nitong si Police Brigadier General Mateo P. Bacay, PRO 3 Director, na nakaaresto rin ang polisya na 138 na most wanted criminals na ilan sa kanila ay nagmula pa sa iba't ibang mga probinsya at nagtatago lamang dito sa Central Luzon. So yan ang update. Buhat ito sa Campo Olivas, Pampanga. Ito si Johnny Gole, Central Sa Patrola. Ang gola, simpila may todo lakas, DWIT. Salamat si Johnny Gole. Ang mga pag-uulat ho mula sa mga probinsya, magandang morning. Oy, magandang umaga rin ho, mga taga-probinsya at mga taga-ibayong dagat. Sa Giginto, Bulacan, magandang umaga si Arturo Olimba, nakatutok ho sa atin sa pamamagitan po ng YouTube. Si Range Jerome Oligo, good morning din po. Si Adornado Pareno, good morning. Si Ferds Danao, good morning, nanonood ho mula ho diyan sa Singapore. Si Roberto Briones, nakatutok ho, maraming salamat. Hello everyone from Edmonton, Alberta, Canada. Si Jam, maraming salamat ho. Oho, speaking of karambola, Thursday, Friday, Saturday off air ho tayo. Pero pwede naman ho kayo makatanggap ng mga update sa atin pong social media, sa atin pong Facebook, or sa atin pong Twitter.
Meron naman ho tayong mga nag-update ho dyan sa social media ho natin. Ha? Sunday po, magbabalik ho ang DWIZ 882. Magbabalik ere ho, magsasahing papawid muli sa Linggo ho ng pagkabuhay o Easter Sunday! Meron naman ho tayo 13 minuto bago ho sumapit ang ganap na alas 6 na yung morning. Umabot na daw ho sa 5 kilometro yung haba ho ng tila ng mga truck dyan ho sa Matnog Port sa Sorsogon. Yung mga tatawid ho, mga papunta ho yan ng Allen patungo hong Samar. Matapos hong maantala, yung mga biyahe bunsod nga ho ng bagyong Agaton. At ayon ho sa Philippine Coast Guard, ay meron pa rin ho kasing ano diyan eh malalakas ho, malalaki ho kasi ang alon sa bahagi po yan ng bansa, kahit suspindido pa rin ho ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Dahil po riyan, umabot na rin ho sa kalsada ang pagmamando ng mga tauhan ng PCG dahil ho sa pagdagsaho ng mga truck sa Pantalan. Speaking of biyahe, mga katodo, sa gitna ho ng buhos ng mga biyaherong pumupunta sa mga probinsya ngayong Semana Santa, nagpapatuloy naman ho ang anti-colorum operation ng LTFRB Law Enforcement Unit, LEU, sa A. Bonifacio Street sa boundary ho yan ng Quezon City at Caloocan. Target ho ng LTFRB ang mga provincial bus na tumatangging magbaba at magsakay ng mga pasero sa North Luzon Express Terminal o NLET sa Bukawi, Bulacan. Kabilang ho sa nasampula ng ahensya, ang isang bus ng Genesis Transport at Bataan Transit. At dinala ho ang dalawang bus, layo ah, sa LTFRB impounding area sa may Magalang, Pampanga pa pala dinala ho yan. Sa pag-iikot naman ho natin kahapon, naging mabigat ho ang daloy ho ng trapiko sa bahagi po ng Sergeant Rivera at A. Bonifacio sa Quezon City. Dakong alas 3 ho ng hapon at ilan ho sa mga sanhi nito yung mga provincial bus na umiiwas ho sa LTFRB para ho sila ay hindi ho mahuli. At ganito rin ho naging sitwasyon sa bahagi po ng EDSA Balintawak, EDSA Muñoz at bahagi po ng Quezon Avenue patungo hong Skyway sa ilalim. Diba? So nakakaano, diba? Pipilitin mo papuntahin doon sa NLET sa may Bukawi, Bulacan. Kaya pag wala ho kayo nakita na karatula, limbawa na, sa bus, meron nakalagay sa bus papuntang Gapan o kaya papuntang Tarlac, di ba? Ibig sabihin ng colorum yun. Ha? Nung sa araw may nakasalubong din ako eh. Walang ano eh. Pero may mga sakay siya. Yung pala, pinupuslit pala yun mga katodos. Di ba? Kasi iniiwasan ho nila yung NLET. Kasi doon daw ay magbabayad para ho sila. Doon may sinabi naman ng LTFRB na wala naman daw hong bayad. Yung terminal fee, wala daw hong we waive ang terminal fee dyan daw ho sa NLET. Ang tanong ho kasi dyan, bakit ho umiiwas yung mga bus kung walang bayad? Diba? Yun ho ang tanong. Kasi ho, meron ho na kung inyo ho matatandaan, yung IATF naglabas ho, may go signal ho para ho sa pagbabalik ng intrazonal at interregional travel sa pamamagitan po ng IATF 164. Pero ang LTFRB po, hindi po kinikilala itong IATF resolution na karamihan po ng mga cabinet member, inaprubahan naman po ito, pinagbotohan, diba? Tapos, yun, hinuhuli ho yung mga bus ngayon pong Semana Santa. Alam naman natin na marami ang sakay ng mga bus. Diba? So, ang lumalabas niyan, mga katodos, ay parang blackmail ang dating eh. Diba? Parang pipiliting ka papuntahin doon sa NLET. Ewan ko ha, sa LTFRB. Diba? Pero ang tanong lang natin sa LTFRB, kung walang bayad, bakit umiiwas? Diba? Ang sinasabi ko kasi dyan, 100,000 ang bayad ho per slot, ha? Per slot ng isang bus. Paano kung ano yan, kung ilan yung slot nila dyan, di ba? Di ba? Private ho kasi yung NLET, mga katodos. Tapos ho, kapag pinagmulta ka pa,
1,000,000 piso ang multa, mga katodos. E saan ho sasakay yung mga katodos natin, mga biyahero ho natin? Dapat mabigyan linaw ho ito ng DOTR, lalo na, ay naku, lalo na ho ngayon. Subukan nga ho natin si Attorney Vincent Rondaris mula ho sa panic ho ng mga provincial bus para ho mabigyang linaw po niya tayo rito. Kasi ho, ang gusto ho kasi ng gobyerno ay ma-decongest ang EDSA. Pero kahapon, ayun, sa naikot nga natin, na-traffic din ho tayo. Eh, wala ho tayong magawa. Pag ganun ho mga, ano, makatodos, ang dami ho natin kasabay. Kahapon, mga bus, mga, wala ho kasing number coding. Ayun, natumbok ninyo, mga katodos. Wala hong number coding. So, para ho daw ma-decongest yung ibang bus, doon na lang dadalhin sa NLET, di ba? Ang tanong naman ni Manong Javit, na isa rin ho sa mga may-ari ho ng mga provincial bus liner na sa norte, di ba? Yung NLET nasa Bukaway, Bulacan, pero ang PTEX nasa Paranaque. Oh, ba ako nga, no? Ako rin nagtataka eh. Hindi ko rin naitanong sa NTEP Arby kay Ma'am Tina Cashion kung bakit nga ho ba ganun. Sana mabigyan linaw ho tayo dito ho sa issue po na ito, no? So, yung mga hinuhuli ho, mga sabi nila mga kolorum, pero yun daw ay umiiwas na makapagkarga, diskarga, na makapagsakay nga ho ng mga pasahero dyan ho sa bahagi po ng NLAY. Marami po. Siyempre, bukod ho sa NLET, mas marami ho, PTEX, diba? Marami dyan, mga papunta hong south, mga katodos. 110,000 expected, posible daw madagdagan pa ang sinasabi ho ng pamunuan ng PTEX dyan ho sa bahagi po na yan ng Paranaque. Madadagdagan pa raw ho yan, ha? Mamaya, ha? So, nako, ano ba, iiwas na ho ba kami dito sa lugar na ito? Sana mabigyan tayo ng update ho dyan. Ito, mga pasahero sa PTEX, patuloy nga ho na dumaragsa. At, naku, papunta ho ng Batangas, Cavite, mga katodos. Mag-iingat ho kayo, ha? Ito, teka lang, may mga good morning, Robert De La Cruz. Si Robert De La Cruz, nakatutok ko sa atin. May bayad po kasi tol ulit. Ay, naku, Robert. Si Teresa De Sol, morning good from Hong Kong. Si Toto Pilingon mula sa South Korea. Good morning mula sa Hong Kong, si Nina Miguel. Kaya sa darating na eleksyon, iboto po natin ang totoong may malasakit sa sambayan ng Pilipino, si Ramon Abadillo. Parang moro-moro lang, Sir Druha. Kailan kaya talaga natin makakamit ang tinatawag na good governance? Para lang, si Jason Solis, para lang masabi lang na panay papel lang, wala. Oo nga, nabibitin ako, Ate Andrea. Panay papel lang, wala naman mga saysay. Sad talaga ako sa mga senators, mga... abangan ho natin yan, Ate Andrea Jong, ha, kung sino ba ang mga ibubunyag nila, mga i-expose nila ng pangalan, mga sinasabi ho nila na mga sangkot ho sa ismagol! Balita sa ibang bansa. Oy, eto mga taga South Korea, lalo na ho yung mga kababayan ho natin, mga Pinoy ho dyan. Matapos madiscover sa Britanya, mag-ingat ho kayo, nakapasok na rin daw ho pala dyan sa South Korea ang unang kaso nito ng Omicron recombinant variant na XL. Aba, gaano kalaki yan? Kinumpirma ng Korea Disease Control and Prevention Agency o KDCA na isa pong pasyente ang mayroong XL variant na nagpositibo po noong March 23. Nagpositibo po siya sa COVID March 23. Tapos nung na-genome sequencing, na-sequence na po, lumabas na XL. Tinurukan pa raw ito ng third dose. Wala ring travel history at nagpakita lang ng mild symptoms ng COVID-19. Isa po ang XL sa 17 ang dami naman nun, 17 kombinasyon ng dalawang sublineages ng Omicron na BA.1 at BA.2. Nagsasagawa na ng whole genomic sequencing ang KDCA upang mabatid kung mayroon pang ibang XL carrier dyan ho sa South Korea. Balitang Sports! O, PBA ho tayo, mga katodos. Naku, eto na. Pursigito po, mamaya ito ha. Pursigito po si Barangay Ginebra Gene King Star Import Justin Brownlee
na itodo na ang kanyang puwersa sa Game 4 ng PBA Governors Cup Finals kontra Meralco Bolts. Aminado si Brownlee na naging maganda ang laro ng Bolts sa Game 3 at marami siyang naging mintis. So nga, napanood ko rin. Marami daw siyang naging mintis na tira. Pero titiyakin niyang magpapaulan dyan ang punto sa kanilang muling pag-aharap. Muling magbabakbakan sa fourth round sa Araneta Coliseum mamayang alas 6 ng gabi ang dalawang koponan. Tatangkain po ng Barangay Ginebra na itabla ang kartada sa 2-2. Ay, wala tayong oras mga katodos. Tayo po ay pansamantala magpapaalam. Magkasama-sama po muli tayo. Lunes po April 18, 2022 sa Rachada Hall sa umaga. At tayo po muna ay magpapahinga muna tayo ng mga ilang araw ang istasyon, diba? At may maintenance tayo, syempre. Annual ho yan. Yung atin ho mga engineers, sila po ang mangunguna sa atin pong maintenance. Tangi pila may tondong lakas, DWIZ 882 magbabalik sa Himpapawid po, Linggo po ng pagkabuhay. April 17, 2022. At yan, sige. Tayo po ay pansamantala magpapaalam muli po. Ito po si Drew Nacino. Standby po sa susunod na palatuntunan. Kasama po si J. Mark Dagala sa balita at talakayan. Maraming salamat nga pala. Naku, nating kalimutan. Yung ating mga nakasama sa impilan, nandiyan po si Nahaya Ludovico, si Angelica Doctolero, si Jelly Mendez, si Joanna Luna, si Alan Ibanez, si Mace Dayon-Dayon, at syempre si Kuyang Wener Konti na sa ating pong technical side. At kanina naman, si Daniel Tengko. Alright, sige. At tayo ay happy vacation no, sa atin ng mga katodos. Pag-ingat ho kayo sa inyong pong pagbiyahe. Maraming salamat, magkarinigan at magkasama po muli tayo sa Lunes. Ito po muli yung lingkod, Rudecino, para po sa Rachada sa Umaga. Rachada! 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 Rachada!